is for Zanjoe and Kylie here. First time nyo lang po mag-co-work together. And paano nyo, paano nag-usap ba muna kayo ng bond? How did you build that here? Since it's a long story. Ayun, yes, first time namin magkakatrabaho and yun, nalaman ko anong pinitch sa akin ni Tita Jun na meron siyang i-offer na pelikula na gagawin nga sa Sagada and si Kylie and direct Richard yung mga kasama. Hindi ko pa nababasa yung script, medyo na aminin ko talaga na-excite na ako kasi well, si direct Richard makakatrabaho ko ulit, napakaganda ng location and then excited ako na makakatrabaho si Kylie kasi bihira lang din naman ako matambalan ng, alam mo yun, yung halos pantay sa height ko na hindi ako yung muyo ko. Kaya ang sarap eh, pag inaakbayan ko siya sa mga eksena, napaka natural lang, ang ganda lang ng mga dating. So, pero bukod dun. Yun, nag-script reading kami with Direk. Dun pa lang kasi sa script reading talagang binantayan na kami ni Direk kung paano namin bubuhuin yung character namin, kung paano kami mag-deliver ng lines as a character, di ba, para mas natural. And then, yun, nakakatawa kasi nga dahil yung preparation ni Kylie talagang buong-buo. Kaya naging madali para sa amin dalawa kung saan namin dadalhin yung mga eksena namin, yung mga characters namin. Thank you. I think nung mga first days of taping, medyo parang hindi pa kami ganun. Parang hindi pa namin ganun na-build yung chemistry right away, no, Direk? So parang it took a few days bago mag-connect and bago mag-open up. Pero siguro sa mga second or third day, doon medyo at ease na ako, medyo komportable na ako. So feeling ko doon medyo umokay na kami. Thank you. And for Kara naman, same din, paano yung naging working relationship mo with them? Nabanggit mo na yung discoveries mo, pero syempre yung as relatively newcomer, paano yung naging thank you po sa question. Working with them, sobrang thankful ako dahil sobrang mabait nila, lalo na si Direk. Ginaguide ako ni Direk hanggang sa matapos yung shoot. Ang tiyaga niya, si KZ naman, as a partner dito sa scene, pinabata-bata lang niya ako. Parang kapatid. So, andun din yung na-appreciate ko yun, yung care niya. Kay Kylie naman, maayos siyang katrabaho. Thank you very much. That was Kate Adahar of Random Republica. Up next, we have Alan Sancon of Stars Photo Vids. Hi, good afternoon, everyone. Hello. Before my question, nakakatuwa lang na nagkaroon na muli ng ganitong presence. Sana tuloy-tuloy na, face-to-face. Kasi sa Zoom lang namin kayo nakikita before. Yeah. Yung first question ko before kay Sanjo and kay Kylie, kay Kara, para kanina magbasa pa lang namin, nakita pa sila namin yung poster na Zanjoe, Marudo, Kylie, and Cara Gonzalez, di ba? Parang, ano na yung feeling that you are, part na nung poster, nung ganyan na parang bida na rin yung dati. And working with Zanjoe and Kylie on this level up, yung career mo from sexy star, this time parang mas serious type of character. Sobrang thankful ako na nakarating ako dito. Siyempre, nag-uumpisa pa lang din naman ako. Pero binigyan ako ng opportunity para humarap sa inyo. At ngayon nakakausap niyo ako. Sobrang honor to para sa akin. At sobrang pasalamat ko sa mga natitiwala sa akin para gumanap sa character ko. Hindi ka ba medyo na-intimidate dun sa dalawa dahil magkuhan ka? Hindi ka na-intimidate dun kay Zanjoe and kay Kylie din sa paggawa ng film na to. Nung nalaman mo na sila magiging kasama mo sa film. Oo naman. Sobrang grateful ako na sila yung makakasama ko. Kasi unang-una, si Z, veterano naman talaga. Bata pa lang ako, artista na yan. Napapanood. Senior. And now, makakatrabaho ko na. And then si Kylie naman, Miss International.
So, ba, naka-owner naman na napaisa ako dito, di ba? Thank you. Okay, thank you, Kar. Congratulations. Sana talaga. Salamat. Kay Zanjoe naman sa akin, Kylie. Parang na-shock lang kami dun sa trailer pa lang talagang bigay na, di ba? Tapos, natuwa kami dun sa scene nyo na drone shot, na love scene on, di ba, sa ground. So, how was it? Kumbaga, ano yung process nun? Ilang ba kayo sa isa-isa na you're doing it and how do you prepare for that scene? Para mas maging maganda and how you protect each other on that scene. Yan. Na ilang ba kayo sa isa and how do you prepare for that? Actually, parang we were excited dun sa scene na yun. Kahit na may nagawa na kami ibang love scene. Kasi nga parang, well, hindi ko pa nakikita or hindi ko pa nagagawa. And exciting siya kasi alam mo, nagigising kami actually, hindi kami gumising, diba? Natulog, nagpahinga kami nung night and then umakyat kami ng bundok. Nag-hike kami para dun sa scene na yun, nung madilim pa. Para pag sunrise, ready na kami lahat, nandun na kami. Kasi hindi pwede magdala ng sasakyan eh. So we had to, parang mag-hike kami ng sobrang tagal, mga 2-3 hours. Yung proseso, yung journey papunta sa paano buuin yung scene na yun. Yung parang mas tumatak sa akin. And lahat tulong-tulong, lahat walang pabigat kasi nga mahirap na yung sitwasyon. Tapos yung time pa, yung panahon, kailangan din makisama. And hindi na siguro pumasok sa isip ko yun na magkailangan pa or kung ano pa man pwedeng negative na pumasok para sa scene yun kasi hindi na kami pwede bumalik doon eh. So, yun na yun eh. Diba? So, nakakatuwa lang na parehas kami ni Kylie na game para gawin yung scene, para mapaganda yung scene. And syempre si Derek, lagi nga kami, tulad nung nabanggit ko, hindi talaga nga kami pinapagpayaan lalo na pag mga intimate scenes, talagang ingat na ingat siya na may mangyayari. Alam mo yun, na hindi maganda. So, yun, kampante kami sa mga scenes namin na mga sexy kasi nga alam namin na ano yun, kayo papabayaan ni Direk at paprotektahan namin isa-isa, kami tatlo. Maginaw, no? Kasi parang sa Sagada, sobrang ginaw sa Sagada. Actually, siguro mga 12 yung temperature, no? So, naka-heat patch kami. So, yung mga heat patch namin, pero mga SpongeBob yung ano. So, nakatago lang. Masaya na kinakabahan, na maganda naman yung experience dahil we had to hike at 1 a.m. Pumunta kami dun sa top ng, tawag dun po, Sea of Clouds. So, mga 2 a.m. nakarating kami dun, nag-set up po kami. Tapos, natulog pa kami sa set, no? Dahil kailangan namin hintayin yung araw. Yung eksena, dapat sunset, pero kinuna namin ng sunrise. So, kailangan namin hintayin yung araw. So, nung pagputok ng mga 5 a.m, shoot na kami agad. Actually, madami kaming shinoot na scene eh. Tuloy-tuloy yun. So, wala na kaming time para i-absorb lahat ng nangyari, actually. So, yun, tuloy-tuloy na. Tapos, para lang makuha yung shot na yun. Congratulations. Ang ganda naman ng shot eh. Ang ganda. Congratulations, Derek. Thank you and congratulations. Looking forward to this. Thank you very much. That was Alan Sancon of Stars Photo Vids. Please stand by for our next batch. Alwin Ignacio of Abanda Tonight, Ms. Leia Saltero, ABS-CBN, Mr. Mario Dumawal of TV Patrol, and Donald Termino of Abanda. Okay, our next question will be coming from Mr. Alwin Ignacio of Abanda Tonight. Hello. Academic Richard. Hi, hello. Hi, Richard. What is the new things about love na makikita namin sa movie na ito na talagang ma-appreciate namin? I think the new things or the new theme that I want to show about love or something that I want to send a message across about this film, it's love is really an uncompromising thing. And love is beyond our moral behaviors or our moral beliefs on what's ideal love is all about. It's just something that you can't be, that it's something that you can't control. It's something that it struck you and
whoever, kung sino man ang mapuntahan nun, or ang matamaan nun, it's all hell break loose and you will going to cross and jump path para lang na ma-achieve yun. So regardless, if sometimes or most of the times we're hurting the people that we love because we thought na minsan it's love, or sometimes it's nami-misconstrue mo na parang it's just a moment that you want to share with someone, but it doesn't necessarily mean na it's really love, but it's all about this fleeting moment na you're together and you have that special na feelings sa isa't isa. Maybe the next day or in a few months it's gonna be gone, but at the moment love can be uncontrollable and love can be relentless too. And sometimes love is just so misunderstood that you just have to go beyond it, regardless if it is accepted or not. So I think yan ang gusto kong i-ano dito sa pelikula na to. Okay, thank you.